Narmi, welcome back again to my YouTube channel. Yes, today's video guys, magbabasa naman tayo ng mga katanungan. This is part 2 kasi nga hinulang ako sa oras. So ngayon, sasagutin ko ang mga ilan sa katanungan ng aking mga kaibigan. First question, ayan. So the first question is from Baymina Camidon Usman. So ito ang kanyang tanong. Ano ang pangarap mo sa tatay at nanay mo na gusto mong matupad? So, simple lang ang pangarap ko sa kanila, guys. So, mabilihan sila ng sarili ng lupa, and then, at the same time, mapagpatayuan ko sila ng sarili nilang bahay na matatawag na sa kanila. Kasi, medyo matanda na sila. So, yun talaga yung aim ko talagang sa buhay ko. Ayan. So, now, let's proceed to the next question from Queens Hayat Abdullah. So, ang kanyang tanong, guys, magkano na ang sahod mo sa YouTube? Ha? Actually guys, wala pa talaga akong sahod sa YouTube kasi konti lang yung naiipon kong dollars. Pero soon, darating tayo dyan. Inshallah, sana malapit na. Sana makakasweldo na ako agad sa YouTube. Ayan. So now let's proceed to the third question from Normie Usman. So ang kanyang question guys, what makes you inspired to the vlogs? Pag sumahod ka na sa YouTube, ano ang una-una mong gagawin sa sahod mo? So simple lang guys, ako talaga... Na-inspire talaga ako sa mga vloggers, mga inspiring vlogger like Mimiyo or etcetera. Ayan, ang daming mga inspiring vlogger ngayon na naglalabasan. So, doon ako na-inspire, kaya ginagawa ko rin itong pambablog. So, pag sumahod na ako sa YouTube, so ang una kong gagawin sa sweldo ko is to help homeless people. Ayan, especially yung mga matatanda. So, kahit konting tulong, maabutan ko lamang po sila. Ayan, maabutan ko sila ng konting tulong na galing sa akin. So now let's proceed to another question from Yam. Hi, hello, mega shoutout sa you, Insan. So ang sabi niya, did you already fall in love with a girl? Oo. So napupol talaga ako sa girl, pero hindi yung napupol na gusto mong jowain or whatsoever. So napupol lang ako, halimbawa, kapag nakakita ako ng mga magagandang babae, ay sobrang ganda niya, so parang gusto ko siyang i-handle sa patchen. Ayan, dun lamang po. Let's proceed to another question from Melanie Abdul. So ang kanyang tanong, sino ang name ng papa at mama mo? So ang pangalan ng aking tatay ay Usman Yusuf Maulana, and then yung pangalan naman ng aking nanay is Sorbia Sukur Maulana. Ayan, so relative din sila, magka-relative din sila. So now let's proceed to another question from Mukaira Ariman sa Liluban. Sabi niya, kailan ka pa mag-aasawa? Ha? Agad-agad. As of now, hindi ko pa yan siya masabi kung kailan. Kasi hindi ko pa nakikita sa mahiwagang crystal ko kung ano yung date or anong taon na ako mag-aasawa. So wala pa yan muna. Darating tayo dyan. Ganun. So now let's proceed to another question from Alisa Audrey Jafar. So ang kanyang tanong guys, kailan ka mag-giveaway sa aming mga subscriber mo? Lupit na tanong. So guys, magbibigay ako ng pag-giveaway kapag meron na akong sapat na pera. Ayan, abang-abang na rin po tayo sa aking Facebook feeds. Ayan, kasi mag-post din ako kung kailan ako mag-giveaways para sa aking mga masugid na taga-subaybay. Ayan, taga-subaybay talaga. And so now, let's proceed to another. Actually guys, matindi ito. Galing kay Abdul Raup Maulana. So ito yung kanyang tanong guys, napaka below the belt. Ayan, pero don't worry, sasagutin ko ngayon. So tuli ka na ba? Sa lahat mo ng nagtatanong kung tuli na po ako, opo. Last 2005 po, kasama ko yung aking kaibigan, yung best friend na si Jamal. Ayan, sabay kami nagpatuli. And then, so now let's proceed to another question from Zay. Ayan, sino ang jowa mo ngayon, Ate Narmi? Oh my God, may jowa. Ito. And then ito. Ayan, yung jowa ko ngayon. So now let's proceed to another question from Muhammad Ali Inalang. Nakipag-sex ka na ba, Char? Pa-shout na rin po. Ayan. So far, wala pa po. Wala pa. Talaga ako dito. And then so now let's proceed to another question from Rhoda Sinulinding Awal.
may kalandu na uding ng ka, or sa Tagalog, so ilang inches ang meron ka? Ha? Katalaga. So, ilang inches bang uding ko? Mga 4. 4 inches. Kung gusto niyo, sukatin niyo na lang, guys. Oh my God! And then, so now, let's proceed to the last question from Bloom Ganda Ko. Hello, hello, mega, mega shoutout sa'yo, Bloom Ganda Ko. Ayan. So, ang kanyang tanong, guys, ay, my question is, how true na nai-insecure ka sa achievement ng iba? Ha? Mm-hmm. So, ito talagang pinakamalupit. So, how true daw na nai-insecure ako sa mga achievement ng iba? Para sa akin, hindi ako nai-insecure. Ayan po. Hindi po ako nai-insecure. Kasi bawat isa sa atin ay binigyan ni God ng talento na magagamit natin pang araw-araw. Kaya, there's no reason para ma-insecure ka sa mga achievement ng mga iba or achievement ng mga kaibigan mo, sa halip maging masaya ka. Siguro, nagkakaroon lang ng misunderstanding or conflict. Halimbawa, kapag pinuri mo yung achievement ng iba, tapos itong napagkwentuhan mo ay madumi ang kanyang pag-iisip, so makakarating yung magandang puri mo doon sa tao na yon is nagiging kwan na siya. Mapanirang puri na. Halimbawa, iniba niya yung kwento, kaya nagkakaroon ng misunderstanding and conflict. Pero talaga guys, ako talaga never talaga ako ma-insecure sa achievement ng iba. Siguro, kapag nakikita ko yung achievement ng mga kaibigan ko na medyo sila umaangat, so siguro nagkakaroon ako ng motivation galing sa kanila na in same time, kailangan natin kumayod upang marating yung kanilang narating. Ayan po. So, hindi talaga ako na insecure. So, hando na lang. Wait lang guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel. So, don't forget to like, subscribe, and hit all notification para updated kayo sa aking mga videos na gagawin. So, hanggang dun lang po. So, thank you, thank you, thank you so much. Bye!